Kumusta na ho kayo, Senator? Nako, kahit papano, nakaka-adjust na po ako. Hindi po katulad nung unang araw, mga first 3 days ng pagkalaya ko noong November 13, nahirapan po ako mag-adjust. Kasi bigla ho yung naging iba yung environment sa pagkakulong, and then biglang nandyan na naman yung nanibago po talaga ako sa paligid, na masyadong maraming tao, maski sa traffic and all, na marami pa akong nakakausap at pumupunta po sa akin, marami pong nag-i-interview rin po sa akin, kaya medyo nanibago po ako. Pero ngayon, unti-unti na po akong nakakaano ng aking bearings, so to speak. Opo. Yes. Ano pong pinagkakaabalahan po ninyo ngayon, Senator, matapos nga yung paglabas po ninyo mula sa kulungan? Well, ang sa katunayan, mag-ano nga ho ako eh, nag-enroll na nga po ako sa mandatory continuing legal education. Dapat ngayon magsimula na. Pero since may mga sumingit ho na mga meeting, kaya hindi pa ho ako makaka-attend ng MCLE. But tomorrow up to Thursday, mag-a-attend na po ako kasi kailangan ko po ng additional units bago po ako makapag-resume ng aking law, private law practice. So gusto ko talagang bumalik rin sa private law practice. So ito, saka sa Liberal Party, may meeting po kami mamaya o ngayong umaga nga ho. Kailangan ko nga ho talagang magmadali rin pagkatapos ng interview sa inyo kasi meron ho kaming MANCOM meeting sa Liberal Party. Magpapareorient po ako sa mga programa, sa mga plano ng aming partido. So may mga private meetings din po ako na iba, may mga small reunions din po ako sa mga kaibigan, saka mga iba-iba pa hong mga lakad. Napakarami po, nahihilo na nga po ako, masyado pong nakakapagod. Okay. Senator, bago ho natin bigyang daan ng katanungan po ng ating mga provincial stations, ang ating katandem si Bumbu Ever, may mga karagdagang katanungan din, Bumbu Ever? Yes, Senator. Ano na po yung update po sa natitira po ninyong kaso doon sa Muntinlupa Regional Trial Court? Kailan po yung magiging susunod na schedule? Well, in fact, I understand that Senator is recently umaten po kayo doon sa pagdinig at nagpasa po kayo ng motion para sa pagbabalik po ng mga nag-recant na mga preso dito po sa Bilibid. Ano na pong update dito, Senator? Opo. Siguro alam niyo na isa na nga lang po ang natitirang kaso, di ho ba? Kasi na-acquit na po ako dun sa dalawa. Now, ito pong natitira ay ready na po kaming mag-file ng aming formal offer, ng aming objections and comments doon sa formal offer ng opposition ng kanilang exhibits. And then balak ho ng aking abogado na mag-file ng demurrer to evidence. Kapag ho mapagbigyan nun, kapag ho mag-grant yun, ay lubusan na hong madidismiss, wala na ho ang kaso na yan. So it's going to be tantamount to acquittal. Kung hindi po mag-grant, eh mag-present po kami ng defense evidence. Now tungkol naman po dun sa mga PDL witnesses na nag-signify ng intention to recant. Bale, pito po yung mga latest. Ano po, dalawa yung about sometime in October. And then recently, pito po sila. So, siyam ho, yung dalawa ho na transfer na ho sa New Bilibid Prison. May motion po kami na kung pwede i-transfer din yung pito na latest na nag-signify ng kanilang intention to recant para mas accessible sila at maging safe sila, mas accessible sila sa mga magiging abogado nila. Kasi humihingi rin po sila ng independent lawyers para i-assist sila sa kanilang formal recantation. Kasi hindi pa ho yan formal recantation. Nagpahayag lang sila sa isang sulat nila sa korte na gusto na nilang mag-recant o bawiin yung una nilang mga naging testimonya. At sana yung korte, kasi kasama rin ho yan sa hiling namin, sa prayer namin, sa motion na isummon sila, i-produce sila sa court para i-affirm nila under oath yung sinasabi nila na gusto na talaga nilang mag-recant. So yun po ang latest. Okay. Senator, bigyan daan po natin ang ating mga provincial station para po sa kanilang mga katanungan. Ang first to air, ang Bumbu Radyo Iloilo. Bumbu Radyo Iloilo, your question, please. Maayong aga, Senator Leila Derima. Si Bumbu Radyo po ito ng Bumbu Radyo Iloilo.
Ma'am, ipuporsige po ba ninyo ang kaso laban sa dating Department of Justice Secretary Aguirre at Guevara at sa iba pang individual na nagsulong ng mga reklamo laban sa inyo? Sa ngayon po, meron na nga po yung pinapabalik sa Office of the Ombudsman ng CA yung aming dating reklamo sa kanila. Yun yung paglagay nila sa witness protection program ng mga PDL witnesses na yan na hindi naman sila qualified to be covered by the witness protection program. That is an outright violation of the witness protection law because they were convicted of crimes involving moral turpitude. Ang nangyari ho kasi noon, our complaint against former secretaries Aguirre and Guevara were outrightly dismissed by the Office of the Ombudsman. Kaya ho, dinulog namin sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, hindi tama yan, na basta nyo na lang dinismiss. Kaya pinabalik sa Office of the Ombudsman para magkaroon talaga ng investigasyon sa kanila, para pasagutin sila at magkaroon talaga ng tunay na investigasyon. So sa ngayon, sapat muna yung kaso na yan against those two former secretaries. Tingnan natin kung ano yung mangyayari yon, kasi maling-mali talaga yung paglagay nila sa witness protection program tsaka yung paggamit sa kanila bilang mga state witnesses. Disqualified ho dapat sila. Meron pa ho kaming isa pang pending na complaint against former Secretary Aguirre doon sa Office of the Ombudsman, subornation of perjury, doon sa mga yung pagsisinungaling nung mga PDL witnesses na yan, na meron siyang pakana. Kaya hinihintay din ho namin yan kung ano yung magiging resolusyon ng Office of the Ombudsman. Okay. Maybe later, we can have other cases against them. Depende po sa mga sa developments sa mga kaso na yan. Okay. Thank you so much, Bombo Radyo Iloilo. Mula po sa Western Visayas, Senator, dako tayo dyan sa bahagi ng Mindanao. Kasama natin ang Bombo Radyo Davao. With your question, Bombo Radyo Davao. May buntag, Senator Laila De Lima. Ako po si Bombo Hannah Ralios mula sa Bombo Radyo Davao. May balak din po ba kayong anumang direktang complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Opo, pero pinag-aaralan pa po ng aking legal team ano exactly ang mga ipa-file sa kanya. Kasi wala pong duda sa pag-iisip ko na siya ang nasa likod ng lahat na yan. Siya ang nagpa-file ng mga kaso na yan. Siya ang sumira sa pangalan ko, sa puri ko. Siya ang sumira sa reputasyon ko. Siya ang nagpa-trabaho dun sa mga witnesses na yon para magpalaganap sila ng mga kasinungalingan tungkol sa aking alleged drug links. So meron ho kaming mga ipa-file na mga kaso against the former president. But sabi ko sa aking legal team, ingat din tayo kung ano-ano ang mga ipa-file natin. Kailangan yung meron talagang mga malakas na basehan. Hindi pwedeng basta-basta lang nagpa-file na wala namang magiging direksyon. Gusto ko magiging solid ang ating mga kaso na ipa-file against the former president and on sino pa man na mga pa-file namin ng mga kaso. Alright. Senator Leila, ano, meron din pong follow-up question ng Bombo Radyo Naga po sa inyo. Bombo Radyo Naga, go ahead with your question. Marahay na pagkaaga po, Senator Leila De Lima, si Bombo Kiar Liado po ito mula po sa Bombo Radyo Naga. Ito rin po ang aming katanungan. Makikibahagi po ba kayo sa ICC case ni dating Pangulong Duterte at iba pa pong opisyal ng nakaraang administrasyon? Opo, kung kakailanganin. Handang-handa po ako na tumulong sa anumang kapasidad, anuman ang pwede kong maitulong, lalo na sa aking naging capacity noon as CHR chairperson na ako ang nanguna doon sa pag-imbestiga ng DDS killings. Nung aking capacity rin as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights bago po ako inalis nila, ay meron po ako mga kaalaman dyan na pwede kong ibahagi sa ICC, specifically sa ICC investigation team na makakatulong sa kanila. Kung hihingin nila ang tulong ko, I'm more than willing to do that para mapalakas lalo ang kaso against the former president and others that are implicated in those crimes against humanity of murder. Okay.
Senator, balik po sa atin yung mga katanungan. Isa po sa mga nais po naming maitanong sa part po ng Bombo Radio Philippines, ano, matapos po yung inyong pagkakabilanggo ng mahaba-habang panahon, kahit wala pong hatol, may nais po ba kayong ipursige na pagbabago sa ilalim po ng kapakanan ng mga bilanggo na katulad po ninyong nasa sitwasyon or nagkaroon po ng ganong sitwasyon din, Senator? Sa tingin ko, ang pinaka major talagang problema ng ating mga kulungan, lalo kasama na yung national ng New Bilibid Prison, ay yung severe congestion. Hindi ko yan naranasan sa PNP Custodial Center, yung congestion. Kasi konti lang naman kami doon. Pero alam ko na yung sitwasyon na yan, talagang that is a perennial problem. Ilang dekada na yung problema na yan at lumalala nga yan sa ating mga kulungan. Unless and until ma-address talaga ng maayos yung problema na yan, hindi rin mawawala yung mga kalokohan dyan, lalo na sa New Bilibid Prison. Dyan ang ugat ng mga prison-based criminality. So, yung yes, may mga initiatives ngayon, may mga ginagawa ngayon, yung current leadership ng DOJ and Bucor, yung mga linilipat nila sa mga iba't ibang mga penal colonies, katulad sa Davao, sa katulad sa Sablayan. Pero dapat, ang importante rin, hindi yung lipat lang ng lipat, kundi siguraduhin na yung mga facilities are well-equipped na ma-address talaga ang mga pangangailangan din ng mga preso, ng mga PDLs. Importante yan. Tsaka yung segregation ng mga PDLs, ng mga according to needs, according to risks, yung mga matatanda talagang hinihiwala, yung mga may sakit o may mga mahina na yung mga health condition, hinihiwalay. Yung mga convicted of truly heinous, horrible crimes, dapat hinihiwalay din. And importante din yung fully trained and yung mga correctional personnel. Kaya kailangan ng correctional academy. Dati ko na rin po yan na pinupush yung magkaroon ng correctional academy so that we can properly train correctional officers. Hanggat hindi natin natitrain ng husto yung ating mga correctional guards or yung mga prison guards na tuloy-tuloy din ang mga problema kasi palagi sila yung mga kasabwat sa mga kalokohan na yan sa loob ng kulungan. Marami-rami yung inyo pong naging observation, Senator, ano, sa loob po ng 7 taon na inyo pong inilagi ho ron. Anyway, Senator, marami-marami salamat humuli sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation. Panghuli, kung naiso natin mag-iwan ng mensahe sa mga kababayan po natin bago natin wakasan ang ating interview, Senator. Lagi lang ho tayong manalig sa ating mahal na Panginoon. Manalig ho tayo sa ating sarili, manalig ho tayo sa kapwa Pilipino. Kaya ho natin ang mga pagsusubok sa araw-araw. Kaya okay lang po, magdasal lang ho tayo lagi, manalig palagi. Salamat po. Salamat, maraming salamat po sa inyo, Senator De Lima. Ingat po kayo, ma'am.